Hi, mga kaibigan, magandang hapon po. Ito po si Gigi ang inyong kaibigan sa YouTube. Sana po napanood niyo ang mga video kong nang nakaraan. Yung dalawang video ko, yun sa how to get a birth certificate and with no live birth record sa NSO. At saka yung sumunod po, yung sa misis ko, yung wala rin siyang birth certificate, pinanganak siya sa hilot. Sana panoorin niyo po yan. Gusto ko lang po makatulong sa lahat, lalo yung mga nasa probinsya, para maging handa bago dumating po sa Maynila, bago kayo pumunta na Maynila, nakapag-secure na po kayo ng inyong mga requirements, lalong-lalo na yung tungkol sa birth certificate. Pumunta muna ka sa civil registrar kung wala kayong record sa inyong probinsya. Kasi mahirapan po kayo pagdating sa Maynila, saka nyo asikasuhin yon. At uuwi pa uli kayo sa probinsya para sa civil registrar kung saan pinanganak. Yun lang po. At sana po pag napakinggan nyo at napanood nyo itong aking susunod na video ay sana po makatulong sa inyo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang correction of gender sa birth certificate. Dati po ito pina-attorney pero gawa nang may yung bagong batas, yung direktiba at panahon ni Makapagal-Arroyo. Ay nababago pong lahat sa civil registrar na halos lahat inaayos. Itong correction of gender, ikaw yung lalaki o babae, tapos sa birth certificate mo, imbis na miss, mister. Imbis naman na mister, miss. Ayun po ay sa clerical error po yon, yung pagtatype ng inyong birth certificate sa mga rehistro, sa pagre-register po. Sila po may kasalanan yan, mga clerical error. Kaya ipaayos po ulit. At hindi po kayo ma-issue na passport or anumang mahalagang dokumento, mga SSS at kung ano-ano pa na mga kailangan ng government IDs kung wala kayong birth certificate sa unang pagkakataon. Yung pagkuha ng MBI, kailangan po ang birth certificate sa unang pagkakataon. Kaya ito po ang mga requirements. Magpunta po kayo sa civil registrar sa inyong lugar. Kapag natuklasan nyo yung birth certificate na mali, yung imbes na mister, miss, pero kayo po ay katunayang lalaki. At yung babae naman, ganun din. Imbes na miss, mister naman. Isang letra lang. Yung gender nagkapalit na. Imbes na babae, lalaki. Imbes na lalaki, babae. Naging babae. At maganda po kayo ng pinakamahalaga sa lahat, number one requirements, ang affidavit of two disinterested person. Nabubulol ako. Pasensya na. Ito po ay dalawang magiging saksi nyo sa paggawa nyo ng affidavit sa harap ng Notary Public na hindi nyo kaano-ano. Kapitbahay, yon pwede po kapitbahay. Yung taong nakakakilala sa inyo, dalawang tao yon na nakakakilala sa inyo, simula na kayo panganak, na kayo taga roon at papapatunayan na kayo ay lalaki o kayo ay babae. Dahil nakikilala niya kayo o nila na ikaw ay isang lalaki o isang babae mula nang ikaw ay bata pa hanggang sa paglaki. Yun po ang inyong gagawing witness sa inyong two disinterested persons sa paggawa ng affidavit. At meron po yung medical examination. Pag nandun na sa civil registrar, yung meron silang medical officer doon. Sila ang magre-refer, ang civil registrar. I-re-report po kayo sa doktor na may medical examination sa inyo na magpapatunay na kayo'y lalaki o kayo'y babae. E po medical examination, madali naman kasi dati akong seaman. Sandali lang po yan. E pagdating doon yung tinatawag na physical pa lang, yung physical nyo. Paghubarin kayo, titingnan ng mukha nyo, mga tenga. Ayan ang physical examination na tinatawag. Titingnan ng bibig, titingnan ng butas ng ilong, mata, tenga, hanggang dito sa short, sa legs, sa throat, ganyan. Tapos, yan, titingnan yung katawan nyo ng buo. Tapos, titingnan kayo. Ayan ang physical examination na tinatawag. Ang medical examination na tinatawag ay yung mga panloob. Kasama na siyempre yung pag-aari nyo, lahat-lahat na. Kasi yung mga ihi, ganyan, dugo. Ayan po ang medical examination.
Yan po ang ano sa doktor, yan ang magme-medical examination kasi doktor, physical o medical examination. Medical examination na sinabi rito eh. Tapos siya po ang mag-iisa sa inyo na certificate of medical certificate na tinatawag. Yung medical certificate na yon, lalagyan doon ng comments ng doktor na kayo ay lalaki, babae, ganyan. Lalaki, lalaki, babae, babae. Siya magpagpapatunay na ikaw may aranas ng lalaki, na ikaw isang babae. Ang tumitingin po sa kanila sa mga babae, siyempre mga babae, doktor. Wala po ako nabalitaan na ang lalaking doktor ang tumitingin sa pag may medical ng babae. Masaya lang po yun. Ang babae talaga, yung babae, yan. Sa pagsisimang ko, may mga doktor ang babae na tumitingin sa pag-physical sa medical. Pero maramihan naman kami. Yung sa Amusok, kay Oka, yung sa Seaman's Union of the Philippines, nung ako'y seaman pa, doon kami. Kaya, masaya rin, pero pag nakapasa kami sa physical medical, eh na, nagpo-process na kami sa POA, kung saan-saan, ganyan. Ganyan po. At once na nandun ako sa, mabalik tayo, sa civil registrar, papakita niya yung prueba na galing sa doktor na kayo'y yung sa tungkol sa gender no, na kayo lalaki o babae. Tapos, kapag wala nang problema, i-direct niya kayo doon sa civil registrars tulad po sa Manila City Hall. Meron po silang sa may likod. Meron na silang yung meron silang authorized na dyaryo na magpapublish ng inyong pangalan. Kasi may publication po yan eh. Hindi ko lang alam kung kasama yung publication si babayan nyo. Kasi po ang filing fee nito is 3,000 sa gender. Sorry po sa nakaraan, sabi ko 300,000. Tinig-tinig lang po yun, mali. 3,000 po ang filing fee. Plus yung forms. Kung ikaw kukuha ng bagong birth certificate, yung form kasi doon sa civil registrar katulad sa Manila, pare-pare siya at ang presyo noon, 50 pesos ang yung form na pipirmahan mo kasi iwan mo sa civil registrar. Ginagawa nila ng simulated birth certificate o draft birth certificate na siya mong dinadala sa NSO. Tulad ng sinabi ko sa inyo sa nakaraang kong video, yung pangalawa. Nandun po maliwanag lahat. Pati yung birth certificate ko doon na yung magawa na nila sa NSO, naka-attach doon yung birth certificate ko na ibang pangalan. Parang in-scan nila sa computer. Ganyan pinatong, tapos pinatong yung form ng NSO. Pag ano, naka-print na siya, nakadikit na doon. Parang naka... Makikita nyo yun, panoorin nyo lang po yung video ko, yung number 2 na video. Maliliwanagan nyo po lahat. At makakatulong sa inyo, tiyak ko ng may mga lalo galing probinsya. Kasi yung magpabalik-balik kayo, papunta ng, galing kayo ng probinsya, papunta Maynila para sa inyong birth certificate nang wala kayong pangalan sa NSO. Buti pa magdala na muna, magdala kayo ng mga requirements. Pumunta na kayo agad sa civil registrar. Magpagawa na agad kayo ng ano, mag-submit kayo ng mga requirements. Hinahanap lang naman dyan yung marriage contract yung ng magulang mo, yung mga SSS ID, yung government ID o GSIS, yung tungkol sa kung kayo nagtrabaho, mga employment records, ganyan. Kung wala kayo nun, di yung katunayan na kayo nagtrabaho yung SSS, yung UMED, maraming sakop yun eh. Tapos yung sa PhilHealth, senior citizen, kung kayo matanda na, yun lang naman mga kailangan ID dyan. Tapos, pinakamalaga, laging may affidavit. Kahit anong kunin nyo sa NSO o sa civil registrar, kahit anong kaso nyo, no record of live birth, yung plate registration, itong gender, puro nangangailangan ng affidavit to disinterested person lagi. Yung nakikita ko sa mga kasabay ko, iba-ibang kaso eh. So, may iba tayo, nandun na tayo sa ano, sa publication. Pag lumabas na po ang publication, after 2 to 3 weeks, ready na po kayo. Pababalikin na kayo sa
sa civil registrar. Bibigyan naman kayo ng date ng pagbalik eh. Kadalasan, siguro sa Makati mabilis, mga 7 days eh. 7 working days. Pero sa Maynila nun, kanong panahon ni Gloria makapagal, tanda ako 2 weeks bago bumalik ulit eh. Balik ko doon eh. Saka, ibibigay na sa inyo ngayon yung birth certificate nyo na may tama na yung gender. Mister na, imbis na miss. O miss na, imbis na mister. Ganon din pong proseso. Pagkagaling doon sa civil registrar, dadalhin nyo na yan doon sa NSO para magkaroon na kayo ng NSO birth certificate na tama na ang gender, walang mali. Tama ang pangalan, tama ang apelyido, tama lahat, pati tirahan, pati kapanganakan, birth, yun ang pinakamalagay. Yung date of birth, at saka pangalan nyo, at saka yung gender, yung spelling, lahat-lahat. Kaya kung bawat anong kuha nyo ng dokumento, chichikin nyo, pangalan, petsa ng kapanganakan nyo, tirahan, yun po ang malagay. Lahat. Kahit anong dokumento, hinahanap yun. So, yan, pagdating nyo po sa doon ulit, sa Old Santa Mesa, kung dadampa ka ng Old Santa Mesa dahil ano to, gender eh. Pero galing din ng civil registrar, ganoon din ang proseso palagay ko. Sasabit nyo yun yung draft na yung ginawa na the birth certificate o simulated birth certificate. Kaya sinabing simulated, simulation yun ng totoong birth certificate. Nandun ang datas nyo o kaya draft certificate ang tawag nila. Nandun ang datas, pangalan mo, petsa ng kapanganakan mo, tirahan mo. Yun, tapos may yung supporting papers, yung birth marriage certificate, marriage certificate ng magulang, at saka yung mga ID mo, at saka to disinterested person, yun na. So ito, dadalhin mo na to dahil meron ka ng draft birth certificate na galing sa registrar, civil registrar, kung saan ka pinanganak o kung saan ka nakatira sa Maynila. Meron ka ng ganon, sila na nagsisikaso na kahit sa Mindanao ka pinanganak, basta doon ka sa kanila lang file, ipapaalam nila doon sa kung saan ka pinanganak. Kaliwa sa probinsya, malapit lang sa Luzon, kahit sa parte ng Luzon. Sila na magtatalastasan ngayon, yung civil registrar ng Maynila o, at saka civil registrar ng Pangasinan, kung doon ka pinanganak sa Pangasinan. Pero mas maganda, pag doon ka na lang galing, kasi mas madali maglakad. Siyempre, makakilala mo yung probinsya yun eh. Tulad nung nangyari sa akin, yung nilakad ko yung birth certificate ng misis ko. Ganun lang po. So, nandun ka na sa Santa Mesa, tungkol to dito sa gender. Birth certificate na change of gender na. Ang release po niyan, doon na sa may kanto ng Commonwealth Avenue tsaka EDSA, intersection ng ganyan, andyan po sa kantong-kantong yan, EDSA, harap yung LRT, yung lumang building ng NSO, yun po yung luma na talaga, lumang building na yun. Nandun po lahat, doon ang release, doon ang gawa ng mga may error, mga clerical error ng mga birth certificate, magsimula sa no record of live birth, ganyan, yung mga nabanggit ko, yung ito nga gender. Tapos yung kung ano-ano pang kaso, yung mga correction of error of ano, mga letra-letra, lahat doon po ginagawa. At yung machine generated nilang birth certificate, yun na po yun. Yun ang a-appear sa mga branch ng NSO after 6 months. Pero bago yun, para magamit yun na yung birth certificate nyo na machine generated na NSO na may logo na ng NSO, o kaya PSA na ngayon pangalan, Philippine Statistics Office ba yun? Kung tama ako, PSO na. Hindi na, o PSA ba yun? PSO. Basta yun, may logo na siya ng yung dating NSO. Yun na ang birth certificate yung magagamit. Huwag nyo isasubmit yun pagka nag-apply kayo ng trabaho o kung ano ba saan nyo gagamitin na kailangan ng birth certificate. Yun ay para sa record nyo, original yun na galing sa NSO. Papasirox nyo yun o papapotocopy nyo, yun ang ibibigay nyo. Yun, after 6 months, kung kailangan nyo ulit ng mga birth certificate, kahit saan kayo nandun sa buong Metro Manila o kung saan merong NSO office, pag-aabil kayo, magbabayad kayo 140 po ang fee ngayon. Pag nag-request kayo ng
NSO birth certificate, 140. Dati nung nandun pa ako, nung ako kumuha, 2006 yun eh. 125 lang po, panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. So, ayan po mga kaibigan. Meron na kayong birth certificate na itama ang gender. Ayan po. Sana po makatulong ang video na to ng malaki sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa mga probinsya. So, bago dumating na Manila, ready na kayo, nakahanda na kayo, meron na kayong galing sa civil registrar nyo na may mga data ng simulated na birth certificate na papakita nyo para maging NSO, dadalhin nyo sa NSO pagdating na Manila. Yun po, yung pong Old Santa Mesa census na yun, doon lagi, kasi doon nila ginagawa, doon nila pinoproseso eh. Tapos galing sa kanila, bibigay sa inyong ganyan, resibo o kung ano man. Dalawang beses nangyari sa akin, tsaka sa misis ko nung nilakad ko. Laging daan sa Santa Mesa eh, tapos tuloy sa Commonwealth eh. Yung sa East Avenue, yun ang katulad ng mga nasa mga outlet, sa mga branch. Pipila lang kayo doon kung walang problema ang birth certificate nyo. Hindi kayo doon magpapaayos. Ituturo kayo kung sa civil registrar muna. Doon lang kayo kukuha ng kopya ng birth certificate nyo para mabilis. Yan lang po. So marami pong salamat mga kaibigan. Huwag po kayong magsasawang makinig sa akin at manood sa mga darating ko pang video. Kung nagustuhan nyo po ang video ko, give me 2 thumbs up. Sana po mag-subscribe kayo. Wala, bukya pa ang subscriber ko. Pero okay lang yun. Hindi naman po doon nasusukat. Gusto ko lang makatulong sa inyo at may share yung passion ko sa paggawa ng ganito. Bago lang po ako. Nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon eh. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.